Alright, partners, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo sa ating project nung last year pa to partners. Pero ngayon lang ako makakapag-final vlog dito. Dahil, kumbaga, marami tayo naging project dito nakaraan. Kaya, gusto kong i-habol to kasi nag-aantay po si na client or si na ma'am kung ano na itsura ng kanilang bahay or yung kanilang final turnover. Kaya, ayan. Ito na po yung kanilang kalawakan ng bahay nung ginawa natin. Bali pong ginawa natin dito, bakod, terrace, at saka po extension doon sa likod. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki itong nangyaring expansion dito sa bahay po nila, ma'am, dito sa Camellia, Quezon. Tsaka isa po yung garahe pala, ginawa din natin yan. Alright, tara, pasukin po natin. Ito po, kapanel terrace, nagbigay tayo ng angle bar na yan, sunod sa taas po ni Camellia. Yan, 150 cm. Tapos ito po is 90 cm, itong pinaka CHB legging na bakod. Then naglagay tayo ng angle bar na patayo na may ano, na may itusok sa ganda. Ayan, design. Then dito, tinanggalan ko lang ng tusok dahil delikado, baka makababa. Ayan, wala siyang talas. Alright, yan, black finish po yung bakal. Then yung bakod, tinulad natin sa lusa, itsura na sa bahay. Okay. Then, pagpasok po, yan, ito po, naka-tiles na. Tinalisan na rin po natin na may design. Yan, naka-tiles na po ito. Then, yung garahe lang po ang hindi pa. Dahil nga po, is hindi siya kasama sa ating kontrata talaga. Dahil baka may gagawin sila, ma'am, na ibang design dito. Alright, kasama rin po sa kontrata ko itong ceiling. Yan, nilagyan ko rin po ito ng design na may pin light at saka po center light. Yan, para may liwanag naman pag magpapag dito sa loob. Okay. Yan. Then may sasabihin din ako partners pala dito sa inyo. Dahil may naging problema ako dito. At natagala rin ako kasi nakailang balik ako dito. Gawa nun naging problem na yan. Mamaya ko po ilalagay sa vlog. Okay, pasok tayo sa loob. Pakita ko po sa inyo itong loob. Boom. Alright. Ngayon daw. Ayan. Pagpasok partners, yan na yung bubungad sa inyo. Ayan. Yan yung bubungad. Pero napakaganda po nito pagka talagang naayos po natin yung loob. Then yan. Naglagay tayo ng bar counter. Dining area yon. Tapos may isang room sa baba. Yan. Tayo rin po ang gumawa na. Plano din natin yan. Yan. Yung bar counter. Then may design tayo nilagay dito po. Yan o, normalized na design sa wall. Then din dun sa kabila po na yan, naglagay tayo ng konting design para gumanda naman. Dito natin itinulad yan partners sa tiles po nitong marble. Yan. Okay, dito po medyo makalat pa lang dito sa room. Pero yan po yung isang room para dito sa baba. Yan. Okay, pass forward, diretso na agad tayo dito. Yan. Papan entry, ito na po yung dining area, tsaka po na yung kitchen. Naglagay tayo ng design dito, na drop light. Yan, natapos trellis design na tatlo. Para buhay na buhay yung ceiling dito. Habang nakain, merong magandang ano ceiling na tinitingnan. Then dito sa kitchen, naglagay na tayo ng abang para sa range hood. Yan, nakabit na nga po. Tapos yan, kasama sa kontrata natin yung aluminum cabinet, partners. Then sa baba, ganun din. May pull-out basket yan at saka meron lagay ng dish rack sa ilalim. Ayan o. Then, dito yung pull-out basket partners. Ayan, okay? Then, may open shelf side doon para hindi masayang yung kantuhan. Then, naglagay din tayo dito ng cove light pala. Pakita ko sa mga partners. Ayan o. Cove light design. Ayan. Okay, ganda pa rin o. No? Maliwanag pa rin kahit patay na yung mga ilaw. Okay? Then, kasama rin po sa kontrata natin itong laundry area. Naglagay din po tayo ng laundry area dito sa likod. Yan, partners. So, diba? Handa ako ng laundry area. Oh. Pwede kang gumawa ng sampayan dito. Okay? Nakita tayo sa taas, partners. Mabilis na to. Para short lang itong video na to. Po sa taas, buhay lang natin yung design. May design po ako nilagay dito eh. Yun. Okay. Pagpasok po sa taas. Yan. Okay tayo. Paglagay kami ng high ceiling na ilaw. Okay. Ayan po. Yan. Okay. Nakikita tayo sa taas.
Then, ayan po yung ilaw ko sinasabi. Okay. Then, pagpasok po dito, may tatlong room na ginawa tayo dito. Ito yung terrace po. Tapusin nyo mamaya. Then, ito yung mga room. Oh, yeah. Medyo makalat lang talaga partners. Gawa na may mga bata po. Yan. Pero discuss ko muna sa inyo pagpasok. Galing sa taas, tatlo po yung room na ginawa natin. Ito is family area. Itong area na to. Yan. Mapapansin nyo, family area po ito. Ang bahay na tignan. Yan. Family area po ito. Then dito, master's bedroom po ito. Yan. Master's bedroom. Then, pag makagawin-gawin tayo na konti dito, ito yung isang room, room 1. Yan. May design din yung ilaw natin. Yan. Medyo hindi tumama sa ilaw yun. Pero madali lang yung partners gawa na paraan. Yan. Then, ito yung ikalawang room 2. Ganon din. Yan. Nag-cove light. Ay, may pin light at saka center light partners. Then, ginawa rin pala natin ito. Hinaspehan din natin yung pinto. Yan. Para siya naging wood. Solid wood. Yan. Pero yun po is splash door lang. Okay. Then, isa pa po dito maganda. Napakalawak ng terrace partners. Ayan. Oh. Pwede nga mag-swimming pool eh. Pwede nga maglagay na swimming pool dito pagka may ngayon. Ngayong holiday season, napakasarap maglagay na swimming pool dito sa taas. Ayan. Malawak eh. Alright partners, babanggitin ko sa inyo yung naging problema ko dito sa bahay. Ayan po. Yan. Yan yung naging problema ko dito. Kung papansin nyo, yun, may plain sheet tayo nilagay. Kasi, nung umuulan dito mga nakaraang linggo, bumuhos talaga na sobrang lakas. At anong nangyari, nagsiksikan dito yung tubig. Pero ito, before po, waterproofing ko na ito. Ang dami ng waterproofing na naubos ko dito, partners. Nagkameron na ako dito ng yung Davis na waterproofing kay Boysen. Tapos iba pang brand, wala talaga. Nabitak pa rin. Dahil po kasi may pintura nga pala to sa kabilang bahay. Kaya siguro naputok-putok pa rin talaga. E ngayon, sabi ko, sige, tingnan pa rin natin. Kung yan ay tatalab pa rin pag naglagay tayo ng plain sheet. At i-grinder natin sa wall. Yan o, nakagrinder yan dito, partners. Nakakain, tapos plain sheet nilagay. Ngayon, nung umulan, sobrang lakas ng ulan, wala na. Hindi na natulog doon sa baba. Finally, nagamot na yung problema dito sa terrace. Yan. Nakala ko nung una, partners, dito sa slab natin ginawa. Siya po pala, hindi pa rin po ito naka-tiles kasi hindi rin kasama sa contract natin. Ito yung naka-tile, tile red lang po itong area na to. Yan. Pero ngayon, kala ko nga dito po natulog. Kaya ginawa ko, dinubli-dubli ko yung waterproofing dito. At yun nga, buti naman at nawala na yung tulog dito, partners. Yun pala dito nang gagaling. Nung pinasiritan ko na ng hose dito, sobrang lakas doon sa ilalim. Makala ko parang gripo dito sa likod sa ilalim eh. Kaya po sobrang ano, talagang pagalingan lang ng idea. Tsaka pagalingan kung saan nagkakamera ng hose yung mga tulo-tulo na yan. Kaya yan partners, ginawa ko, naglagay ako ng plain sheet oh. Oh, di ba? Ngayon ay umulan man at umaraw, wala yan. Malabo yung ano, pumutok kasi talagang plain sheet na nilagay natin. Alright. Di ba? Partners, nakatawa lang. Sorry po at ako hindi pa nakapagpagupit. Napakahaba na ng buko. Pero yun nga, partners. Maraming salamat po na ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dito sa ating ginawang project na to. At nakatawa lang kasi na-turn over na natin sa may-ari. At yun, tapos na tayo dito. Kung meron pong ipapagawa sila ma'am dito, i-update ko na lang po kayo dito sa video. Kaya yun, maraming salamat po ulit sa tiwala na binigay sa atin ni client, ni ma'am, na from abroad ba. Kaya maraming salamat po sa tiwala na binigay sa amin kahit yung ganito na kayo nasa ibang bansa. Ako yung nandito, pero yung tiwala ay pinagkaloob Diyos sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat, even sa inyo partners. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Sa isa nga pala, sa mga gusto magpagawa or magpag-quotation or may mga plano nga, partners, comment down below. Tutulungan ko po kaya or kaya i-message nyo ako sa aking Facebook. Sa Facebook page ko, partners. PHB Construction and Services lang po. I-search sa Facebook at makikita nyo na yung aking account. Kaya yan, partners. Salamat. Hanggang dito na muna. Bye-bye.